tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, anak! Ano ba bang ginagawa mo? Hindi ka ba papasok sa opisina? Aba, late ka na! Okay lang po, itay. Ako naman po ang may-ari ng kumpanya eh. Eh, yun na nga eh. Ikaw ang may-ari, papaano kung mabangkrap ka? Ang itay, oo. Ang layo ka agad ang tinakbo ng isip. Bangkrap ka agad? Eh, ano pa nga ba ang mangyayari sa isang kumpanya kung mapapabayaan ito? Hindi ko naman pinapabayaan, itay eh. May mga tao ako na binabayaran para maalagaan ang kumpanya kahit wala ako. Isa pa, malayong mabangkrap ako, itay. Kasi ganado itong anak nyo at masipag pa. Eh, ako lang naman eh. Nagpapatnubay at nagpapaalala sa'yo. Alam mo, matanda na ako. Sa gustuhin man natin o hindi mas mauuna ako sa'yo na aalis sa mundong ito. At gusto ko kapag umalis ako, nasa mabuti kang kalagayan, anak. Yan ang aking tinatandaan, itay. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Nasa ba si Arturo? Ba siya dapat ang gumagawa niyan eh? Huwag mong sabihin natutulong pa siya. Opo, itay. Kasi madaling araw ng kasindong dumating kanina galing sa Maynila. Ano? Ano ba kasi ang ginagawa niya sa Maynila? At halos isang buwan na siyang pabalik-balik doon eh. Pati obligasyon niya dito tuloy sa inyong pamilya, napapabayaan na niya tuloy. Dumating na kasi yung petition ng mga magulang niya na nasa Amerika. Kaya nilalakad na niya ang mga papeles niya, itay. Teka. Ang ibig mo bang sabihin pinayagan mo na siyang mag-abroad? Ano? Ay, nako. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, anak eh. Magaling kang makipag-usap sa mga kliyente ng kumpanya mo, pero pagdating sa pakikipag-usap sa asawa mo, tamemi ka! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Darling... Ano ba? Natutulog yung tao eh. Nangihistorbo ka. Sige na oh. Isang linggo kang wala eh. Darling naman, pagod nga ako. Kahit isang beses lang. Hindi ka ba marunong umintindi? Pagod ako sabi. Sige na naman oh. Isang round lang. Nakakainis ka talaga. Istorbo ka. Natutulog yung tao. Nangungulit ka. Alam mong pagod na pagod ako. Oo. Saan ka pupunta? Sa kwarto ng anak mo. Para walang istorbo. Ano? Alam mo na nga, pagod ang tao, mangungulit ka pa. Diyan kang mag-isa mo. Oh, Ador, ikaw pala. Ma'am, napansin ko kasing hindi ka pa lumalabas ng office mo, kaya dinalhan kita ng lunch mo dito. Ha? Ikaw talaga? Baka si mabusan ng pagkain eh. Nagsilabasan yung mga kasamang kong empleyada. Naku, nag-abala ka pa. Matatakaw nga yung mga kasamang ko eh. Siguradong mauubusan ka naman ng pagkain. Dito, lagay ko na lang dito. Lagi ko kasing pinaplanong magluto ng maaga, pero tinatanghali ako ng gising. Hindi tuloy ako nakapagbaon. Ganun pa man, salamat dito ha. Ay nako, walang anuman ma'am.
Siya nga pala. Tawag po pala si Mr. Montalban. Mamayang alas dos na raw ng hapon, may meeting kayo para dun sa panibagong mga items na order ninyo sa kanya. Ma'am na naman. Ilang beses ba kitang pagsasabihan? Carla lang ang itagon sa akin kung dadalawa lang tayo, ha? Ano ka ba? Dalawa nga lang tayo, pero oras pa nito ng trabaho. Ador, pinag-usapan na natin ito. Isa pa, magkaibigan tayo. Oo nga, magkaibigan tayo, pero mamaya pa tayo magiging magkaibigan. Dahil sa ngayon, empleyado mo ako at boss kita. Ah, ganun. Boss mo ko at empleyado kita. Sige, gagamitin ko ang pagiging boss ko ngayon. Ha? Dangan rin lamang sa iyo nang galing yan. Sige, pagbibigyan kita. Sa oras na ito ay boss mo ko. Kaya alam ko na susundin mo ang hihilingin ko sa iyo. Siyempre naman. Sige. Ano ba yun, ma'am? Bilang boss mo, inuutusan kita ngayon na tawagin mo akong Carla lamang. Aha? At hindi ka tatanggi dahil boss mo ko. At dapat mo akong sundin ngayon. Ano po, itay? Oh, anak, awaan ka ng Panginoong Diyos. Uy, salamat at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakit po, itay? Napundi kasi ang bumbilya ng ilaw sa may kusina. Gusto ko sanang palitan ng bumbilya, kaso hindi ko maabot. Wala pa kasi akong kuni kasama rito eh. Wala pa yung kapatid mo. Eh, siya na sanang uutusan kong gumawa eh. Sige po, itay. Pupunta na lang po ako dyan sa inyo. Magbibihis lamang po ko. Sige, anak. Salamat ah. Ito naman kasing kapatid mo. Natuto na yatang makipagbarkada at hanggang ngayon eh, hindi pa umuwi. Nandito lang naman po si Arturo ah. Bakit hindi na nalamang iniuto sa kanya? Yung asawa mo? Oo, ang isasagot. Pero hindi naman ginagawa. Yung kapatid mo naman eh, tamad din. Hayaan na ninyo ang kapatid ko. Siyempre, binata. Kaya abala yun sa panliligaw. Ah, si Arturo po. Saan ho ba siya nagpunta? Wala pa ho siya hanggang ngayon eh. Ewan ko, hindi ko pa naman siya napapansin dito eh. Hindi ho, mali. Tatawagan ko na lamang siya sa cellphone niya. Good morning, ma'am. Oh, hindi lamang tayo dadalawa, ha? Ewan ko sa'yo. Naku, mabuti na lamang at hindi mo ko nakalimutan. Nawalan sa isipan ko eh. Ma'am? May sasabihin ka ba sa akin, Ador? Nabanggit dun po pala sa akin ni Sheila. Mamayang after lang sana yata siya pang makakapasok. Oo. Nabanggit nga sa akin kanina eh. May field work kasi siya, kaya doon na muna siya abutin ng tanghalian. E di, wala kang kasabay kumain, ma'am. Wala nga eh. Baka gusto mong samahan kita. Wala rin kasi si Chris na kasabay kong kumakain tuwing lunch. Ganun ba? Oo. Parehas pala tayong walang kasabay kumain, no? Sige, mamayang break time, sabay tayo.
Sige po, Mami. Malapit na po. Next week na pong interview ko sa visa. Carla! Tama-tama. Akala mo ba eh, magpapalit ka lamang ng t-shirt? Eh, bakit narito ko pa sa kusina? Eh, ano bang ginagawa mo? Hinuhugasan ko lamang po itong mga plato, Tay. Ano? Ikaw pa ba gumagawa niyan? Narito na naman pala ng tantang ito na pakialamera. Ako, kahit kailan talaga, pakialamera ang matandang ito. Eh, maghapon ka na nga sa trabaho, tapos pagdating mo dito sa bahay niyo, eh, nagtatrabaho ka pa rin. Itay, alam naman ho ninyo, ayoko nang nagkalat ng mga pinggan sa lababo. Alam ko, pero nasaan ba yung asawa mo? Huwag mong sabihin nagpunta na naman na Manila. Ano bang problema, Itay? Oh, eh, naririto naman pala itong asawa mo eh. Bakit din silang pag-ugasin mo ng pinggan? Wala naman siyang trabaho. Busy ako sa paglalakad ko sa papeles ko. At isa pa, trabahong babae ang paghuhugas ng pinggan. Ano? Hindi trabahong lalaki. Trabahong babae ang paghuhugas ng pinggan? Eto nga lang sana ang maitutulong mo sa asawa mo eh. Inapagod din kasi ako, Itay. At saan ka napagod? Ang sabihin mo, napagod ka lamang sa panunod mo ng TV maghapon. Itay, tama na ho. Hinahanap na ho yata kayo ng kapatid ko eh. Nakita ko na siyang pumasok sa bahay. Nasus, baka uwi na nga. Baka kung ano pang magawa ko dyan sa asawa mo. Carla, pagsabihin mo nga yung tatay mo. Baka hindi ako makapagpigil. Mapatulan ko siya. Ha? Arturo? Ano ka ba naman, anak? Eh, pinamimihasa mo yung asawa mo na gawin ang gusto niya. Hayan tuloy, oh. Eh, nagbubukang isa na pang anak niyo, eh, losyang ka na. Hindi ho, bali, Itay. Nako. Dito lang naman ho sa bahay ako losyang, eh. Pagdating ko sa opisina, eh, smart, eh, ako. Yun na nga, eh. Ah, pag naririto ka sa bahay, losyang ka. Eh, paano naman ang asawa mo? Oh, ano paano ang asawa ko? Eh, siyempre, higit sa lahat. Eh, ang asawa mo, ang nagagandaan sa'yo. Ah, para hindi ka naipagpalit sa iba. Itay, mahal ako ng asawa ko. At mahal ko rin siya. Mahal mo ang asawa mo? Eh, ikaw? Ha, mahal ka pa ba niya? Oo naman po. Mahal ako ng asawa ko, Itay. Kung mahal ka ng asawa mo, pagsisilbihan ka, hindi yung kinakawawa ka. Hindi naman ho ako kinakawawa ng asawa ko eh. Ano hindi ka kinakawawa na sinasabi mo? Ha? Nakikita ko sa ginagawa mo eh. Siya ang padre di pamilya. Pero anong ginagawa? Eh, ikaw itong kumakayo, samantalang siya eh walang ginagawa dito sa bahay. Pinagsisilbihan mo pa siya. Ha? Siya nga ito walang ginagawa eh. Itay, pamilyado na po ako ngayon. Huwag na ho ninyo akong pakialaman. Huwag pakialaman. Kahit inaapi ka ng asawa mo, hahayaan na lang kita. Ayun bang gusto mo, ha? Nasabihin. Itay, kahit naman paano, ay nagtrabaho si Arturo. Yun nga lang po, kung minsan. May trabaho nga siya kung minsan. Pero binibigay ba sa'yo? Hindi naman ah. Hindi ko pa siya nakitang bumili ng kailangan ninyo dito sa bahay. Ah, eh, sa'yo pa yata humihingi ng baon yung apo ko. Itay, kasiyahan ko po ang gumawa ng mga ginagawa ko. Dahil mahal na mahal ko po si Linting Arturo. Linting na pagmamahal yan. Inaabuso ka na lahat-lahat eh. Hindi ka po maangal? Itay, yung bunganga ninyo. Baka marinig kayo ng asawa ko. Dinig kaya ang pagkukwento ninyo. Eh, ano naman kung marinig niya? Mas mabuti nga yung marinig niya itong sinasabi ko eh. Itay, tama na. Baka kung saan naman mapunta ang usapang ito eh. O heto, binilhan ko kayo ng bumbilya dahil
Kaya pala ayaw mag-sweets ang bumbilyan ninyo dahil pundido na. Oh, eto. Sige po. Alis na po ako. Sige. Umuwi ka ng maaga para paghugasin ka na naman ng pinagkainan ninyo ng lintik na asawa mo. Pesting matanda yun, ha. Lahat na lamang pinakikialaman niya. Naku, kung alam mo lamang ang inis na nararamdaman ko nang marinig ko ang mga pinagsasabi niya sa asawa ko. Ayaw naman, hayaan mo ng bira mo. Eh, siyempre, anak niya ng asawa po eh. Eh, natural lang na masaktan siya sa nakikita niya ang ginagawa mo sa anak niya. May pamilya na ang anak niya. Kaya hindi na siya dapat makikialam pa. Eh, bakit pa pare? Pag ba nag-asawa ka anak eh, nawawala na ang pagmamahal ng ina sa anak. Eh, nawawala ba ang pagkainan ng isang anak kapag nag-asawa ng anak nito? Eh, siyempre nakikita niyang dihado ang kanyang anak. Eh, kaya natural lang na ipagmamarasakit niya to. Ang sabihin mo pare, talagang pakialam mo rin binangkong yun. Eh, ano ba kasing nireklamo ng binangko sa'yo pare? Alam mo, nadatnan niya kasing naghuhugas ng pinggan si Carla. Eh, alam mo naman yun, ayaw na ayaw niyang natatambak ang mga plato sa lababo, kaya hinugasan na niya. Eh, bakit kasi hindi mo hinugasan ang mga pinagkainan ninyo ng tanghaliang yun? Ganun ba? Eh, nakausap ko kasi ang mami ko sa phone. Nawala sa isip ko ang pinagkainan namin hanggang sa dumating si Carla at siya ang nagligpit. Eh, bakit ka ba lagi kayong nag-uusap ng mami mo? Bakit? Hindi ko ba nababanggit sa'yo, pare? Nadadalhin na niya ako sa Australia. Itlog at tuyo na naman ang ulam natin. Ganit ang ulam natin kahapon na. Eh, pinagkasya ko kasi ang naiwang pera na binigay mo. Ano? Naiwang pera? Sa binigay ko? Bakit naiwan? Saan mo dinala ang perang ibinigay ko sa'yo na pamalengke mo? Nagastos ko sa paglalakad ko ng mga papeles tulad ng passport at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagpunta ko ng Australia. Eh, kung passport lang at iba pang gastusin sa mga papeles eh, sobra-sobra pa rin ang perang binigay ko sa'yo. Eh, nagbukas kasi ako ng bagong account ko sa bangko. Ano? Nagbukas ka ng bagong account sa bangko? Bakit? May pera naman tayo sa bangko ha. Darling, kailangan kasi na may sarili akong bank account. At doon ko inilagay ang ibang pera sa binigay mo. Para mayroon akong maipakitang bank account sa Australian Embassy. Kailangan daw kasi na may bank account ako eh. Paniguro na kaya kong sarili ko pagdating ko sa Australia. Ano? Eh, record kasi ng bank account sa mga tulad ko na papunta ng Australia. Oh, ganun ba? Oh, sige. Dito ka muna at pupunta ko dyan sa kabila. Kinaitay. Eh, anong gagawin mo kinaitay? Eh, kumakain ka pa. Titingnan ko lang kung anong ulam nila. At kung magustuhan ko eh, hihingin na lamang ako. Ano? Tuyo at itlog ang ulam ninyo? May-ari ka ng isang malaking kumpanya eh, pauulamin ka lang ng itlog at tuyo sa almusal. Ano ba namang klaseng buhay mo yan, anak? Ah, nagtatrabaho ka ng gusto eh, ginugutom ka lang ng asawa mo. Hindi lang naman po tuyo at itlog, itay. May longganisa rin at yung ulam namin kagabi eh. Kaso nga, nangangati ang dila ko sa tuyo.
Kaya ako hihingi ng ulam ninyo. Ay nako, ikaw na nga itong pagod sa trabaho. Ikaw pa itong gutom. Abay, nasan mo yung tarantadong asawa mo at hahambalusin ko? Ah, itay! Ano pa ang mangyayari sa buhay ni Carla sa piling ng asawang si Arturo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kaisaran ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y